Hello mga kamagshots! I'm your business boy Milo. Welcome to Magnegosyo every Monday at 8 PM. Sikat ngayon ang NFT o tinatawag na non-fungible token. And alam mo ba? Dito sa Pilipinas, meron ng isang Pilipino na nagtatag nito. Siya isang cryptocurrency trader and entrepreneur. He leads in putting up a digital platform that involves selling and auctioning stuff online para sa mga Filipino artists. Siya si Mr. Julius Santillan. Sa season na ito, ikukwento at ipapakita nila kung paano nagsimula mga challenges, success, at paano binago ang buhay nila. Mga kamagshots, we will give you Magnegosyo featuring Vention App, the first NFT marketplace in the Philippines on Mag-NFT Marketplace na. Si Maika Salyente po before ay dating nag-work from 2012 to 2019. Dumating po si Vention sa buhay ko. Napakalaking tulong po at marami po siyang nabago sa buhay ko maging sa aking mga kaibigan. Maya? Mabilis lang matutunan ito, sir. Ordinary lang ang pag-aaralan mo, pero ang kita, extraordinary. Sigurado ko dyan, ha? Baka mahirapan sigurado, ako. Sigurado po. Tutulungan kayo ng Vention. Mababago ang buhay niyo. Vention! I'm Andrew Padilla, your cryptocurrency influencer. This is about Vention Up, the first NFT marketplace in the Philippines. Since the start of Bitcoin and blockchain, we started to use cryptocurrency to buy things, right? Recently, we can also trade and most common na buy and sell our own work of art, either physical arts or digital arts, using cryptocurrency and blockchain via NFT marketplaces. Hello mga ka-Vention! We're back here sa Vention App, mag-NFT marketplace na every Monday at 8 PM. Ngayon, mapalad tayo kasi hindi lang isa ang ating panauhin, kundi dalawa at napakadami po nilang ituturo sa atin. So, huwag po kayong aalis at nandito po sila, ipapakilala ko po muna. Maita Salyente at si Dante Madrazo. So, kamusta po kayo? So, maraming salamat at tapaunlakan nyo ang invitation para maging guest ngayon dito sa Mag-NFT Marketplace na. So, pwedeng magpakilala muna tayo sa ating mga kabensyon at sa ating mga audiences. So, simulan natin, ladies first. Yes? Hello Maita. Po mga ka-Vention. Ako po si Maita Salyente, member ng Vention App. Ako po si Dante Madrazo, member din ng Vention App. Sila po mga ka-Vention ay active member ng Vention. At kanina nga at sa backstage nasabi nila sa akin na sila ay full-time. Tama po ba yon? Yes sir. Kayo pong dalawa ngayon ay full-time na mga ka-Vention. Yes sir. Karamihan po sa inyong nanonood ngayon ay kilala po sila. Sa unang katanungan po, sino ba si Maita at si Dante Madrazo bago nag-full-time dito sa Vention? Unahin natin si Maita. Ladies first. Maita, please. Hello po mga ka-Vention. Ako po ay former OFW. Dalawang bansa na po yung natutunan ko, Qatar and UAE.
Si Maita Salnerte po before ay dating nag-work from 2012 to 2019. Masasabi ko po na dumating po si Benchon sa buhay ko, napakalaking tulong po at marami po siyang nabago sa buhay ko maging sa aking mga kaibigan. So ayan po, napakaganda ng ating narinig kay Maita. So pakinggan naman natin si Mr. Dante Madrazo. Yes sir, before po ako pumasok sa Benchon, dati po rin akong OFW, almost 19 years ako sa Japan, 2 years sa Saudi. Ang trabaho ko po doon ay welder fabricator. Medyo mahirap ang trabaho sa ibang bansa, alam naman natin yun. Malaki ang hirap sa ibang bansa, pero maliit ang sahod. Hindi kagaya rito po sa Benchon ay madali ang trabaho pero magandang kita. So, baliktad. So, you mean being an former OFW, sobrang hirap, ang taas ang trabaho. Yes, sir. Pero ang kita andito. Yes, sir. Pero ngayon baliktad. Baliktad nangyari. Ang dali ng trabaho pero malaking kita. Yes, sir. Aba, kakaiba 'yan. Ngayon ko lang narinig 'yan. Yes, maraming salamat. Thank you, sir. At it's a new information, no? I need to process that, no? Considering there are 15 million OFW, di ba? Yes, sir. So baka mamaya maraming magising sa sinabi mo. Sigurado 'yan, sir. So ngayon, ito very exciting na katanungan ito, no? So kailan na-introduce sa inyo ito? Para gusto kong malaman kung kailan at gano'n na kayo katagal dito at bakit ganyan ang pakiramdam nyo. At pwede nyo bang sabihin sa ating mga audience kung ano yung nararanasan nyo ngayon? Mauna si Maita, pwede ba? Ako po, actually, malaki na ang naitulong ng Benchon sa akin. Nararanasan ko siya ngayon. Nag-join ako dito nung nilaunch ito nung July 30. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung ginagawa niya sa buhay ko at sa family ko. Ina-encourage ko po na ito pong Benchon ay napakaganda talagang opportunity nito. Kaya huwag po nating palampasin dahil opportunity na ito nabigay ng Diyos sa atin para maniwala at magtiwala. Tama! Nakukumbinsi ako sa sinasabi mo. Ako mismo, hindi ko yan palalampasin kasi hindi pa ako member, no? Hindi ko yan palalampasin. Okay, pakinggan naman natin si Mr. Dante Madrazo. Yes, sir. Sumali rin ako dito July 30. Sabay kami ni Miss Maita. Opo, napakaganda pong opportunity itong Benchon. Huwag po nating sayangin. Mga kaibigan, huwag po nating sayangin itong in-offer po ng Benchon Company. Dito po, nabago po yung buhay namin sa loob lang ng ilang buwan. Thank you, sir. So, masasabi nyo ba na itong Benchon ngayon, itong ginagawa nyo rito, ay isang bago yung kaalaman nyo rito? Meaning, yun bang nakaraan na mga ginagawa ninyo, naging trabaho ninyo, o sa pagiging OFW ninyo, yung mga natutunan nyo doon ay walang connection dito sa ginagawa nyo ngayon sa Benchon? Does it mean that this is a totally new learning o panibagong pag-aaral? Ano ba? Mauna ka, Maita? Actually po sir, totally new po sa business na to. Totally new pero kumikita kami. Totally new, no special education, no talent. Pero kahit sinong tao pwede rito, pwedeng-pwede dito. At ayun lang po yung ma-share ko po na kung nakaya namin, mas makakaya mo. So lahat ng napag-aralan mo dito, bago. Hindi mo natutunan sa school, hindi mo natutunan sa dati mong trabaho. Hindi po. Nung pinasok mo to, totally new. Totally new po. Oh, I see. So, baka naman mag-aaral na naman ako ng panibago niya. Mahabang paglalakbay. Mabilis lang matutunan ito, sir. Ordinary lang ang pag-aaralan mo, pero ang kita, extraordinary. Sigurado ka dyan, ha? Baka mahirapan siguradong, ako. Siguradong po. Baka, hindi ba ako mapupuyat? Ay, hindi po. Baka magsusunog ako ng kilay dyan. Ay, hindi rin po. Ikaw, ha? Sagutin mo yan, ha? Pag nagsunog ako ng kilay. Tamad na ako mag-aral kasi.
Sigurado ka hindi ako mahihirapan pag pinag-aralan ko yan. Ay, si Mr. Dante Madrazo, pakinggan natin. Totally din, sir. Ako rin ay bago din dito sa business, sir. Hindi ito kagaya ng dance step na tango, cha-cha, boogie. Grabe po ito, pero ito po hindi siya mahirap matutunan. Kahit sino pwedeng matuto dito. Napunta tayo sa sayaw, ha? ano ba ito? Tango ba ito? Boogie? Anong klaseng sayaw ito? Mahirap ipaliwanag, sir. Grabe, kasi for the first time lang nangyari sa akin ito. So sa madaling salita, totally walang pangalan yung sayaw? Yes, sir. Walang pangalan for the first time. Eh baka magka tiklop-tiklop ang pa ako pag pinag-aralan ko yung sayaw na yan. Hindi naman kaya. 100% sir, hindi, sir. Okay, nakakatuwa naman yung example mo. So, mga kabensyon, babalik tayo. Marami pa tayong itatanong na napaka-exciting sa dalawa nating panauhin. Kaya huwag po kayong aalis. Hello, I'm Jacob Montimayo from Benchon, and I am the web developer and blockchain developer, and we are inviting you now to join us in our NFT marketplace platform. All of our celebrities, local, Filipino artists ay pwede sumali sa ating NFT marketplace, and all of your work of arts ay pwede nating showcase doon, ipakilala. And then tayo mismo bilang mga Pilipino ay makilala tayo ng ibang mga lahi din naman na gustong ma-appreciate yung ating mga ginawa. Ang ating NFT marketplace ay i-launch at ang unang mga makikinabang ay ating mga kapwa Pilipino. So join us para sa ating NFT marketplace and makilala tayo mga Pilipino bilang mga malang magagaling at talentado mga artist. Cecil Artiliaga po, taga Angono, member ng Angono Ateliers Association. Ako po yung secretary and also same time Lambana, group artist ng women's dito sa Angono. Ang forte ko is more on realism, flowers, nature, ganyan. Yun yung mga usual na ginagawa ko sa mga painting. Ang favorite medium ko is oil on canvas. I also do portrait pagka yung mga commissioned art. Ayun, yun yung mga ginagawa ko dito sa Angono. Hi, ako si Sara Angela Marie Heneblaso, isang visual artist from Angono Base. Currently, the fifth and first women president of NEO Angono Artist Collective. Ang work ko is a feminist artwork. So, isa siyang personal work ko siya, visual diary na nagtotalk about dun sa mga experiences ko bilang isang babae at bilang isang victim ng isang masamang experience sa society natin. Yun po yung art ko. Hey Miranda Quazon. So nagsimula ako as full-time artist since nung mag-graduate ako. More than 20 years na. Nag-exhibit din sa mga iba't ibang galleries, Manila, and meron kaming galleries dito sa Angono nga. So nandun yung mga works ko rin. Actually, yung mga works ko, nagsimula sa mga underwater images, so nag-evolve siya. I'm Cheska Magalang. I'm a visual artist ng Angono. Ang grupo ko ay Grupo Sabado Angono. Kami yung every Saturday, yung hindi pa pandemic na, nasa SM Angono para mag-live sketching. And ngayon, yung grupo ko, nakasalang kami ngayon sa SM Angono Art Walk. Then ang type ng aking art ay decorative art. Kasi mahilig ako sa makulay and yung lively yung art. Ayun. Mahilig din ako sa mga murals. I do murals galing ako Singapore last 2018 and I do murals din po. Okay, ako nga pala si Rembrandt Bocalan.
artist, filmmaker, at tumaono. Nag-start ako sa painting nung bata pa ako dahil yung father ko isa ding artist from Angono. And then when nag-aral ako ng fine arts sa UP, so marami din akong napag-aralan ng medium. Sa ngayon, ang medium ko is printmaking, minsan photography, saka minsan installation din. Installation art, video art. Hi po, ako po si Grace Katakutan po ng Grupo Sapado. Art group po from Aono Rizal. Ang pinaka-medium ko po is watercolor po. Ako nga pala si Eric Sousa, Pag-Aono. Ako si Michael Gutman, Pag-Aono. Pag-Aono Artist Association ang aking grupo. Almost 20 years more than ako teaching sa President na rin ng Pag-Aono Artist Association. At si Eric naman ay naging vice at si presidente na rin ng grupo. So ngayon, ako ay, bali, ano na ako ngayon, isa sa mga board member na ngayon. Pareho kami, board member. Ang mga ginagawa ko, mga contemporary art, and medyo experimental. So ako naman ay isang artist, performance artist, sculpture, dancer, saka ang mga gawa ko yung mga surreal, multimedia. Parang nakita ko maganda siyang venue para sa mga artist ngayon, lalo na ngayong panahon na to. Sa Vention, maganda yung kanilang yung konsepto para sa local artists, lalo na nakapokus sila sa mga Filipino artists. Ang NFT, nagagamit na siya ng mga artists abroad to invest dun sa mga works na gusto nilang mabili sa marketplace. And nakikita ko naman na malaki yung potential niya sa art in terms of promoting the works sa venture. Nakikita ko siya na malaki siyang potential para sa mga artists dito sa Pilipinas. And magandang nasimulan siya dito sa Angono kasi masyado tayong makaluma in terms of way of selling our works. So ang NFT medyo bago sa akin, no? Malamang bago rin sa kanila 'to kapag narinig nila tong NFT invention technology na 'yan. So maganda na bukas tayo sa mga ganitong bagay, no? Lalo na sa ngayon, puro online. I like NFT kasi hindi siya malabong sumabog sa flow ng ating ngayon, pamumuhay. Sa Vention app, excited ako na magkaroon itong app na to actually. And masabi ko lang sa grupo ko at sa ibang mga co-artists, this is it. This is it. And keep believing. Ayan. Thank you. Kasi bago pa lang yung NFT, ang pagkakaintindi ko is isang form of cryptocurrency na ginagamit sa pag-purchase ng art or mga graphic design sa gawa ng mga artists sa iba't ibang bansa. NFT para sa akin okay siya, lalo na sa aming mga artists, sa aming mga visual artists kasi hindi ganun nakikita yung mga ginagawa naming artworks. And ayun, through digital, through NFT, mas makikita siya ng mas maraming tao. Vention app, chinek ko siya kanina and nung nakaraan. Maganda naman yung app. Ganun. Ito, yung nakabikingan namin na makakatulong sa mga artist. Sa mga pinag, may papasok na pera sa amin, makakatulong sa kamilya namin. Mga bagong venue sa mga artists, magkaroon ng mga pagkakataon sa digital. Vention would like to launch now the marketplace. Ngayon itong marketplace na to, medyo na-curious ako. That is why sabi ko, pag-aralan na natin kung ano ito. Ngayon, yung pinag-aralan natin, we found it na wow, it has a potential. Yes. Because this is the trend right now worldwide. Everybody's crazy about
NFT marketplace. That's why we're inviting you, our friends, lahat ng artists and celebrities. I'm sure, alam na ninyo kung ano itong NFT marketplace. Ang NFT, sinasabi nila, non-fungible token. We all know that at this time of pandemic, medyo walang museum, walang galleries, diba? O walang exhibits. I feel this is a good venue for the artists and the celebrities to display their masterpiece of arts. Diba? Kaya, there's nothing to lose. Instead of your artworks just sitting in your houses, galleries. In your galleries na wala namang nakakakita, the marketplace, NFT marketplace, I think is the perfect venue right now. This is a worldwide trend and everybody's into online. Kahit nga yung mga meeting natin, di ba, puro online lang. Yes, yes. And it's high time for artists to level up and learn the technology. Tama. Because, I mean, all of the organizations of artists are finding ways how to thrive right now in this hour, in this time of pandemic. I think this is a good solution. This is the first NFT marketplace for Filipino local artists and celebrities. So, we're back mga kabensyon sa ating exciting episode. Siyempre, nandito pa rin ang ating panauhin si Miss Saliente at saka si Mr. Madrazo. Okay, so tuloy-tuloy tayo, no? Yes, sir. So, itong nararanasan nyo ngayon, since kayo ay mga holder, hindi naman kayo artist, no? Hindi, sir. So, dalawa kasi yan, no? Yung ating mga panauhin nung nakaraan, mga artist sila. They're using Vention, no? But in your case, you're not an artist. You are not, hindi ninyo ginagamit sa art. Instead, kayo ay mga holder. Holder. Okay. So, itong tanong. Anong nararanasan nyo as holder? Pwede nating unahin si Maita. Okay, share mo nga as a holder. I-share ko lang po mga kabensyon as a holder. Pwede po namin kayong maturuan na makabuy ng token. Using po ang mag-install lang po kayo ng Binance and from Binance, bibili po kayo din ng BNB. Paalala lang po mga kabensyon na yung Binance po, baka matukso po kayo dyan. Marami po din hindi natin alam dyan. Like po ng yung mga kaibigan ko na hindi ko alam na nahuli na pala ako. Marami na pala sila. Nag-hold na po pala sila ng mga token. Pero yun nga lang po ay yung mga hinuhold nila is sa iba't ibang bansa. Then ayun, may na-share lang ako sa kanila na ito nga pong BNT, Vention, na pwede nilang i-search. Sabi ko, do your own research na itong token na to ay sariling atin at suportahan natin ng ating token, the first NFT token, at take note dahil itong token na to, gawang Pilipino, ang founder ay Pilipino. Talagang nahuli ka pala sa larangan ng token sa sinasabi mo kung ikukumpara sa mga kaibigan mo. Yes. Ayun, naintindihan ko na. Pero, sa larangan naman itong Vention or VNT token na ang founder ay Pilipino, ikaw ang nauna. Yes po. Okay. So, sa'yo nila nalaman? Yes po. Okay. Nagulat ka ba nung nalaman mo na itong mga kaibigan mo ay dati ng holder at dati ng namimili ng mga iba't ibang token? Anong naramdaman mo? Opo. Nagulat lang po ako, Coach, dahil po, ayun nga po na holder na sila ng iba't ibang token, pero itong sariling atin ay hindi pa sila holder. Kaya po, nung time na yun, nung nalaman nila, nagtanong sila sa akin, paano ba yan? Ano ba yung BNT na yan? At yung sinabi ko po na i-research nila yan dahil ay yung token na yan ay nasa CoinMarketCap na po. Alam naman natin na pag nasa CoinMarketCap na, ang token na yan ay talagang nasa market na. So, pwede nilang i-exchange yan. Na, isa kilala nating exchanger international ay yung PancakeSwap. So, dyan sa PancakeSwap, makikita nila na talagang lumalabas ang Vention. Perfect! Because it's indeed a bona fide token and a digital currency, I would say. Kasi nasabi mo, nasa PancakeSwap. Okay. So, si Mr. Madrazo,
Ano ang naranasan mo nung ikaw ay nag-hold nito? Yes, sir. Ang experience ko rin, sir, nung nag-hold ako ng token, ano. Akala ko nauna na ako sa mga kaibigan ko na bumibili na ng mga token. Yung pala, yung mga kaibigan ko, bumibili na sila. Hindi nga lang, ano, hindi nga lang nila alam ang BNT. Oh, binibili nila American token, Japanese token, kung ano-ano pa. Sa Bension, ako yung nauna. Kaya nang inalok ko sila, hindi nila alam eh. Sabi ko sa kanila, dapat ang tangkilikin ninyo, yung sariling atin. Yan ang sinasabi ko sa kanila. At least, nakatulong ka para i-promote at tangkilikin ang token na ang founder ay Pilipino. Yes, sir. Diba? So, be loyal. Yes, sa Filipino product, tama? Nakatulong sa lahat ng Pilipino yun, sir. Very admirable. Now, pag-usapan natin ang risk, no? Mga kabensyon. And I'm sure a lot of you, pati sa ating mga hindi pa member ng Bension, na netizen ngayon na nanonood, you are curious about the risk. Tanungin natin ang ating mga panauhin ngayon in as far as risk is concerned. Ano ang masasabi mo? Ako ay bumili ng NFT or crypto token. See? And specifically, since you are into Bension, instead ang binili ko ay mga token na ang founder are foreigners from US, from Europe, or from other country. Bumili ako ng itong VNT. What is the risk na pinagdadaanan ko? Pwedeng mauna si Maita. Yes po, sir. Actually po, bilang isang entrepreneur na rin po, meron naman po talagang risk. Sa araw-araw natin ginagawa, meron talagang risk yan sa hindi natin inaasahan na pagkakataon. Kagaya po ng mga, nung nagkaroon po tayo ng pandemic, akala natin secure na tayo, 15 at 30, meron tayong sasahurin. Pero hindi natin alam na yung company pala biglang nag-lay off. So, ayun po, isa din po yung sa risk. Ang kinagandahan po dito kay Bension ay calculated risk po. At matututunan po natin yan at ituturo po namin. So, mga ka-Bension o mga netizen na nanonood ngayon, Maita is at your service. Are you serious? Yes. Okay. So, let's hear it from Mr. Madrazo. In as far as risk is concerned, ang ganda ng sinabi niya, no? Talagang lahat naman ang gawin natin na merong risk, no? So, how about you, Mr. Madrazo? Yes, sir. Agree ako kay Ms. Maita, sir. Kahit ano, sabi nga natin, kahit anong klase ng mga negosyo, eh, minsan nga kahit na yung sari-sari store, inutang mo lang para magkaroon ka ng puhunan. Eh. Pero minsan, wala na yung pinuhunan mo, pero may utang ka pa rin. Kaya lahat ng klaseng negosyo, anumang negosyo yan, mayroon pong risk yan. Pero dito, matutulungan po namin kayo. Mm-hmm. Would you say that this is not high risk? No, sir. Ito bang VNT token na to? Ano ang describe nyo sa akin in a very, very simple description kung ano talaga ito? Na someone like me, for example, wala akong alam, wala akong naiintindihan. Anong sasabihin mo sa akin para maiintindihan ko itong VNT token? Ayan pong VNT token ay isang ano po, digital money po. Kung meron po tayong GCash, iswap lang natin at pwede na po yun maging peso. At maiaano na GCash? Yes po, sir. At pwede na po yun. You mean it's just like GCash? Yes po. Pwede kasi po GCash, pera talaga yan eh. Yes you po. Mean pag ako ay may VNT in my wallet, it's like GCash, pera talaga yan? Yes, digital money, sir. And, this is amazing, ah. Are you sure? Yes po, sure po. Ano? Good as cash, sir, ang VNT token. Huwag po tayo mag-alala dahil ang VNT token, subok na po yan. At marami na pong nakapag withdraw dyan. Willing ka ba magturo niyan para sa ating mga curious at gusto matuto? Magkakaroon po, sir, ng video, ng tutorial para dyan. How about you? Are you willing to, yes, to teach? Yes, I'm willing to teach. Okay, eto magandang good news. Maganda na, good news pa, no? Para sa mga gustong kumontak kay Maita,
Bibigyan kayo ng pagkakataon ni Maita para turuan. Can you give your contact number to our netizens right now, Maita? Kontakin nyo lang po ako sa aking mobile number, 0951-986-4172. Diyan nyo po ako pwedeng tanungin, at kung gusto nyo pang mas malaman about Benchon, I'm willing po akong turuan kayo sa abot ng aking makakaya para lahat po ay maging member na ng BNP Quezon. Ayan. Pero let's get this straight to the point, Maita. Kailangan pure business, no dating. Yes po, wala po muna dyan. Kailangan po muna ay ang future natin. Okay, talungin naman natin si Mr. Madraso. Ano para sa iyo? Wala akong alam. Ano ang VNT token? Digital money po yan. Actually po, sa ibang bansa ngayon, hindi na po gumagamit ng fiat money. Ang lalo na po ang Sweden po, hindi na po yan gumagamit ng fiat money. Kaya dapat matutunan na rin natin 'to, pag-aralan natin. Darating kasi yung time talagang hindi na tayo gagamit ng pera. Ikaw ba ay willing magturo para sa mga interesadong netizen na magkaka-interest, Mr. Madraso? Yes, sir. So, yes, sir. Kausapin mo sila, pwede mong ibigay ang iyong contact number. Contact pa kaya sa akin, number 0935-1640-630. Ito po ang ating mga bagong bayani na willing magturo at willing makatulong sa nakararaming mga kababayan. So mga kabensyon, mga netizen, huwag po kayong aalis. Babalik tayo. Siyempre, andito pa rin sila para sa Ask Me Anything. Send nyo na po ang inyong mga tanungan. Please don't go away! This is how to create and sell your NFTs. Step 1. User signs up and registers an account on Benchon NFT Marketplace platform. Step 2. The user is then required to set up a crypto wallet and connect to Benchon NFT Marketplace. Step 3. Now, we arrive at the initial NFT creation step. The user can upload a digital art or collectible to showcase their work. Step 4. While listing the asset for sale, a user has two options: setting a fixed price or auctioning the item, and finally, choosing a bid. Step 5. Assets now pass the platform moderation. Step 6. Once the new NFT is approved, potential customers can find them in the sales listing. Step 7. The NFT owner can begin with accepting bids. Step 8. When the auction ends, the platform notifies token owners about top bids. Then, Step 9. The NFT Marketplace platform regulates and approves the transfer of digital assets and funds. How an NFT Marketplace works? NFT marketplaces allow sellers to sell their digital products, and the buyers can buy these products using blockchain currencies. Once someone buys an NFT, they get a token, which contains information about the product, its creator, and the ownership. NFTs work with smart contracts and token standards. Smart contracts are self-executing, which contain all the information about the buyer, product, and the ownership of the product. Smart contracts are generated when a successful transaction takes place. Benchon app on Facebook, YouTube, and Twitter.
So, we're back mga kabensyon. Siyempre, andito tayo ngayon. At kasama pa rin natin ang ating mga special na panauhin. And para sa ama, sasagutin ng ating mga panauhin ang mga tanungan na pumasok po sa ating Twitter. So, are you ready? Yes, sir. Okay. So, unang katanungan, this is from Vincent of Quezon City. Ang tanong niya, kung kayo ay holder ng VNT token, gaano kayo capacitive na mag-a-appreciate yan at bakit? So, syempre, ladies first. Are you ready to answer? Ready, sir. Okay, inaantay ni Vincent ang iyong sagot. Sir Vincent, positive po na talagang tataas si Benchon dahil nakikilala na ito ng iba't ibang trader sa bansa. At meron din po tayong NFT marketplace na ang gagamiting pambayad dyan ay BNT. So, magtutudamon talaga ang BNT. At the same time, meron din tayong play to earn at nandyan po ang support ng ating founder. Narinig niyo ba? To the moon. So, very, very positive po si Maita sa destination ng pension, no? So, pakinggan naman natin ang isa pang katanungan. So, maraming salamat, Maita, for that very nice answer. Ito naman ay from Marieta of Mandaluyong. Magkano mo nabili at kailan at magkano na pension token ngayon? So, syempre, ang sasagot ay si Mr. Madraso. Hi, ma'am. Ma'am Marieta, nang bumili po ako rito ng pension ng July 30, halagang 10 centavos lamang. Ngayon, sa loob ng 3 months, ay umabot na siya ng 30 centavos. Kaya, bili ka na, ma'am. Huwag mong sayangin ang panahon. Thank you. Mga kabensyon at mga netizen, hanggang dito na lang po at magkita-kita po tayo muli. Pero syempre, bago tayo finally magtapos, para ako po ay maglalago na, magre-review na rin po ako agad. Pakinggan natin ang takeaway para sa atin ng ating mga panauhin. Mauna ka, Maita. Hello po mga kabensyon. I-encourage ko po kayong lahat na ito'y isang opportunity na si Benchon sa atin. Lalo na at sariling atin ito, tangkilikin natin at supportahan natin ang ating founder. At sinishare ko rin po itong blessing dahil talagang iba ang mangyayari sa inyo dito. Grabe ang mangyayari sa inyo dito. At naniniwala ako at nagtitiwala na kay Benchon, mababago ang buhay niyo. Alright. Napakagaling. Nakaka-motivate talaga. So, pakinggan naman natin si Mr. Madraso. Yes. Kung sasali kayo, maniwala lang kayo, mag-pray kung para sa inyo ito. Tutulungan kayo ng pension. Mababago ang buhay nyo. Mga kabensyon, malapit na pong matapos ang taon. Maraming salamat po sa inyo. At atin pong balikan ang ating mga nakasama dito sa mag-NFT marketplace na. Tara na! Mga kabensyon! And this is about Vention App, the first NFT marketplace in the Philippines. Nakita niyo po ang ating mga nakasama dito sa programa ng Vention Up Digital TV. Patuloy niyo pong subaybayan ang mag-NFT marketplace na. Happy New Year to everyone. Thank you. Okay, mga kabensyon, mga netizen, thank you very much at thank you sa inyong dalawa. Thank you, sir. God bless you at salamat sa pinamahagi niyo sa ating mga kabensyon at mga netizen. So, we're inviting you every Monday dito sa Vention Up, mag-NFT Marketplace na.
See you next Monday for the next episode, which is very exciting.